Hello guys, bali itong grinder na to ay sira yung bearing niya sa ilalim, so kailangan siyang palitan para ano, hindi kasi na-align ang kanyang motor dahil sira ang isang bearing. Lagyan muna natin ng grasa ang bearing, ang bagong bearing, bali bagong bearing ito. Lagyan sa kabila. Napakaingay pala nitong grinder na to kasi sira yung bearing. Para siyang masisira lahat. Pag hindi mo palitan ng bearing, napakaingay. Ito na. Lagyan natin ng grasa. Yung kanyang washer. Tapos na pasok ko na sa kanyang ano, parang ihi, matigas pala ito, kaya kailangan nating pupukin. Ito pala yung sirang bearing niya. Ito ang gagamitin natin para ipasok siya sa kanyang lalagyan. Saka gitna lang kailangan ano, hampasin. Ayan, pasok na. Nalagay ng bearing. Bali, dyan sa pasok sa ilalim. Lagyan din natin ng grasa. Lagyan ulit natin ng grasa. Okay, yan, pasok na natin. Parang itong ano, yung plastic na blade ng ano, yung parang blower na nakadikit pala sa casing, so kailangan nating i-distansya muna siya para hindi siya mag ano, hindi siya mag create ng friction ng ingay.
si Raden niya pag hindi siya na bigyan ng tamang space. Ayan na, may distansya na siya, tapos ayun na siya nakadikit sa metal na kisig or alloy na kisig. May washer din siya. Lagay natin siya. Lagay natin siya sa kanyang lalagyan. Casing nyalain muna, tingnan kung wala bang nagkadikit or free ba siyang mikot. Ayun, okay na. Switch. Hindi pa yan gagana kasi wala pa yung carbon brush. Takip muna natin yung kanyang gearbox. Ng grasa. Takip na natin. Ayun, selay na. Kailangan natin i-align ng maigi para malinis ang kanyang pag-ikot. Lagay natin ang mga screw. Apat na screw to. Tapos i-tighten natin ang screw. I-check kung freewheeling ba siya. Ng mga wire dapat nakalagay sa tamang lalagyan. Tiring switch. Yun. Kailangan walang wire na hindi naka-align. Para maganda ang pagkakatakip niya. Para hindi siya magkaroon ng gap. At yung wire niya ay nakaka
Lagay sa tamang lalagyan. Alay na lahat. Medyo kailangan lang talaga ng mahabang pasensya dito na part. Kasi may mga wire kasi. Okay. Itaitin natin yung mga screw. Hugutin ang mga screw. Diinan pa rin kasi para may gap yun. Okay na. Lagyan natin ng carbon brass. Bali, bago din yung bili yung carbon brass. Kasi naputput na yung ano eh, kanyang dating carbon brass. Bila tapos isirado ng kanyang plastic na takip na may screw o may thread siya. Isirado din yung isa namang carbon brass. Ipasok na din takpan ng screw plastic. Isira ng maigi. Yun na, ready na. Check mo natin kung freewheeling ba siya. Ayan na. Okay na lahat. Try natin sa kuryente. Ayun. Ayan na. Success. Yan yung kanyang sirang biring, wala na siyang bula.